Good morning, guys. Parang umi-echo. It's 9 in the morning here. And kakagising lang ng mga bata. Naririnig ko na sila. And kakaligo ko lang din. So, kailangan ko ng bilisan para kunin na sila sa mga bedroom nila. And kailangan silang alagaan. Pakainin at painumin ng gatas. So, they sleep last night around 8, I would say. Yeah, mga 8 na yon. Normally 7:30 PM, but 8 na. And ngayon lang sila nagising, 9. So that's 12 hours of sleep, guys. So I'm gonna tell you later kung ano yung mga signs na ready na silang matulog on their own sa mga bed nila. And paano ko sila tinrain to sleep on their own. So I'll discuss that one later, guys. So, kailangan ko munang magmadali. And, kunin na yung mga bata. Andito na si Grayson, guys. Grayson, come on, let's brush your teeth. Come on, come on. Say good morning. Can you say good morning? Good morning. Say good morning. You're so silly. Okay, if you're wondering, guys, ito pala yung ginamit kong sunscreen for today. Essence. Teka lang. Blurred. Ayun. Ito siya. Gusto ko siya. Medyo maputi siya tingnan sa camera pero mamaya magde-dissolve siya. Pero I like it kasi hindi siya nag-leave ng white cast sa skin. Come on, Grayson! Nakatagilid na yung camera ko, guys. So, baka nakatagilid na rin kami sa mga screen niya. Come on, Grayson! Let's brush your teeth. Sige na, anak-nak. Let's be quick. Okay, open mouth, please. Here, come on. Oh, what's going on? Okay, here, touch this one, please. Ayun niya. Sige na. Si Jake pala, guys, he is on his way to Bryson School. Kasi may tournament pala si Bryson today, whole day, hanggang 4 or 5 p.m. yata. So, hindi kami makagawa ni Bryson ng vlog today sa channel niya. Okay, sige na, brush na your teeth. Okay. Kasi ano, may tournament pala siya. So, bukas na lang. Today is Saturday here. So, bukas, walang school. Si Bryson and free siya. So, we'll do his vlog today. I mean, tomorrow. Ano ba yan? Kakagising ko lang kasi. I'm so sorry, guys. Sige na, show people how you brush your teeth. Say hello, how are you? He's probably thinking, don't make me talk, mama, while I'm brushing my teeth. Are you done? You have to brush carefully. How about the side of your mouth? Dito na, sa gilid, yeah, good job. Bilisan mo na, nak, kasi kukunin pa natin si Anastasia, si baby sister. Be quick na pala nga. Huh. You're so pogi. Ay, so, so cute, cute, cute. Mwah. So, tuloyin ko lang yung buhok ko, guys. Sobrang haba na naman ng buhok ko. Ang bilis talaga humaba ng buhok ko kahit nung after ako manganak. So, I'm using this one. It's a moisture for the hair, guys. Moisture hairstyle. Para hindi mag-dry yung buhok ko. Sobra kasing dry ang buhok ko. Konti lang, tas scattered ko lang siya ganun. So today, hindi ako nag-conditioner. Nag-shampoo lang ako today. Kasi madaling mag-grease yung buhok ko. Madaling mag-oily. And it's the third day na hindi ko niliguan or shampoo yung buhok ko. Ay, tama, wrong. Third day ko na siyang hindi niliguan, kaya lumabas na yung oil ng buhok ko. Kaya kailangan ko na siyang liguan. Kaya naligo ako today. Ano ba yan? Ang hirap magtagalog. So yeah, ang haba ng buhok ko. Grayson, where are you at? Grayson! Kinuok ko yung anak ko na sa loob na ng closet. Ito, mayroon pa rin akong hair fall. Ang dami.
every single day. Daming, yan ang problema sa bahay. Kasi, laging mayroong hair sa sahig and everywhere. Kasi, nag-hairful pa rin ako. Kaya kailangan ko uminom ng vitamins to strengthen my hair and my immune system, guys. So, nga pala, mabibili niyo to sa Amazon lang. Maui. Maui Moisturizer. Tama ba? Moisture Hairstyle. Styling. Ay, hindi ako marunong magsalita today. Magkakapin ako. Alas si Anastasia, guys. Tulog pa. Grabe. It's almost 10 a.m. na. Tulog pa siya. Kasi kagabi, mga 8 or 8.30 na yata, ayun siya. Kailangan ko na siyang gisingin. Na, good morning, Anastasia. Ayan ko na lang kaya. Antok pa siya eh. Grabe yung mga ano ko matulog, guys, as in. Kaya sobrang nakakaginhawa, nakakatulong sa amin mag-asawa. Kasi nga, nakakatulog kami ng streets. Oh, sorry. Did I disturb you, my love? Huh? Good morning. Good morning. Ito yung pads. Ito yung pads niya, guys. Kay Grayson pa to, kaya color blue. Good morning, my love. I love you. Oh, yun na naman siya, oh. Yung chin niya. Lagi niyang kinakamot. May eczema kasi siya dito. Kaya ginagamot namin. Nawawala siya, tapos buwabalik na naman. Especially pag winter. Kasi sobrang dry ng panahon. Kaya lagi namin siya nilalagyan ng Aqua 4 or yung eczema lotion. So, medyo okay-okay na. Oh, my sweet baby angel. Not even crying. So, I'm a good girl, mama. Kapag na mama. I love you. Aduy, stretching pa mani, oy. Stretching, aduy. Oh, more. Kama sa lang. Okay. Aguy ko, ginuok ko. Look at your kuya. Sitting like a king. Tama, let's go, Grayson. Okay. Let's drink gatas. What are we? What are we? Where's the owie? There's no owie. Hello, hello. Oi, don't do that. That's bad. Grayson. There's no owie, anak. Nag-ono na siya ba? Nag-start na siya mag-lie. Grayson, listen to mama, ha? There is no owie, anak. You're not gonna lie, okay? That's bad. Okay, sige na. Okay, come on. Gusto niya lang magpahag. Pero sasabihin niya, awi, awi. That's not nice. You're not gonna say that, okay? Because that's a lie. That's bad if you lie, okay? Okay, sige na. I'm taking care of baby sister. You need to be patient a little bit for mama. Because mama is alone in the house. Yeah? Yeah? Sus, ginok. It's what? Okay, come on. I'll hug you. Did you lock upstairs? Yeah, did I lock the gate? I heard Anastasia. Well, come this way so the light's not behind us. It shadows. There you go. Oh, mama's got beautiful hair, huh? I need to color my hair. So Jake, guys, is going to work. So kami na lang ng mga bata. Anastasia is upstairs, playing in her own. You want down? No. Why is he talking to you and not to me? I don't know. He's very selective in his verbiage. To you, he talks to you a lot. To me, he only talks this morning. He said good morning, but I wasn't able to capture it. He doesn't say much to me. It's just when you want him to talk, he doesn't say much. But when you don't want him to talk, he'll talk.
Huh? Can you say I love you? Say I love you, Papa. Okay, say, hey, say grabe. Grabe? Yeah. Okay, there grabe. You go. Okay, what about tae? Tae? Yeah, sige. Say sige na. Sige na. Sige na. Alright, try kong mag-girl, guys, while talking to you about the sleep training. Parang multitasking. Actually, hindi ako marunong mag-girl. So, I'm just gonna do my best. Okay. Just gonna do my best kung kaya ko to. Wait lang. Set lang natin siya. Ay, mali. Ay, sus, mali pa. Okay. Yun. Hindi ako masyado nagko-curl ng buhok ko, guys, kasi sobrang kapal ng hair ko. Ang tagal-tagal matapos. And pag nanay ka na at may mga anak ka na, parang wala ka nang minsan tayo magpaganda araw-araw. Kaya as you observe in my videos, parang yung buhok ko laging mukhang walang suklay. But I'll do my best to fix myself, lalo na pag nagva-vlog na ako everyday. Diba? Para hindi naman mukha akong ano, kawawa. So anyway, guys, yun na nga. Yung question is, bakit kami nag-decide na we will sleep train our child as early as 2 months, which is Anastasia, and then with Grayson is 3 months. Kasi nga, nung time with Grayson, sana hindi masunog tong hair ko sa adal-dal ko. So, yung time kay Grayson, guys, nung natutulog siya beside us, he is snoring. Talagang lakas yung pagsusnore niya. And then, he keeps on rolling around, here and there. So, kaya hindi kami nakakatulog ni Jake. So, sabi namin, oh my gosh, we need to do something with this. And 3 months na yun si Grayson. And of course, first time parents, parang hindi mo i-consider na ilalayo yung anak mo pag natutulog kasi you're always worried kung humihinga ba sila, kung humihinga pa ba, or safe ba, ganun. Alam mo yun? So, I keep on researching, guys, sa Google. But then, I came across to this page sa Instagram. It's called Taking Care Babies. Check nyo, guys, yung kanilang page sa Instagram. Because you will get a lot of tips on how to take care of the babies, especially infants, para you know what to expect and para hindi kayo mag-worry so much. Okay, wait lang. Ako masunog na. Oh my goodness. Hala. Boko. And then, so, like, yun nga, yung paano mag-sleep train. So, check nyo yun, guys, and hopefully it will help, diba, for you guys. Wait lang, saglit lang, guys. Wait lang to. Tama ba itong pinagagawa ko? Wait lang. Okay, so, i-post ko muna to. So, yung first sign, guys, actually, one sign lang yata. I'm not sure, pero you can do your research, guys. Pero, if I remember correctly, yung nabasa ko dati is, pag ready na yung child mo to sleep train, if kaya niya niyang i-lift yung neck niya at saka yung head. Like this, upward and side to side. And of course, pag marunong na siyang mag-roll over. Kasi nga, di ba pag yung mga infant, more often, nakadapa silang ganun pag nag-sleep. So, para maiwasan yung tinatawag na SID, which is sudden infant death, kailangan we make sure na yung babies natin is marunong na silang mag-lift ng kanilang neck, strong na yung neck nila, guys. But according to my research also, that the best month na ready na to train your child to sleep on his or her own is during 4 months. Kasi in 4 months, they already know how to suit on their own. So, pwede na yun siya. Pwede na daw yun. Wait lang. Mali. Okay, ikutin ko lang ha. Nawala na tuloy ako. Wala na, namali na. Okay, pause muna. And then, we have to make sure, guys, na yung crib nila is very safe. Dapat walang pillows, walang
blanket and walang mga big toys kasi nagko-cause din yun ng sudden death sa infant. So, kailangan dapat mattress lang. Yun ang isa sa mga dapat nating isipin. And of course, guys, pag ano, pag hindi ka comfortable, you can seek a consultant, which is your doctor, if you are planning to do this. And yung one tip also, guys, is paghapon na, huwag yun na siyang nap time ng like more than 1 hour. So, yun ang ginagawa ko para paggabi na talagang naaantok na sila and dapat kailangan niya siyang laruin para pagod na pagod sila para during sa time na matutulog na sila talagang antok na antok na. And also, ang the best also tips is dapat meron kayong routine. So, kung kunyari sa gabi 7:30 talaga yung tulog, kailangan 7:30 talaga. Hindi kailangan, you have to be consistent. And then yung nap time at saka yung feeding time, dapat consistent ka din para magkaroon ng schedule ang ating mga babies and magfa-follow na sila yun, guys, pag consistent ka. So dapat meron silang routine talaga. And then ipo-post ko na naman to kasi baka masusunog na naman yung hair ko. Okay. So, during sa first week of training, guys, of course, 4 hours lang yung tulog ng baby natin. Kasi syempre, binabantayan pa natin yan, di ba? So, yung feeding time in between. So, 4 hours hanggang after, you know, after a week, naging 6 hours na yung straight ng sleep ng baby natin. And then, feeding, of course, feeding time again sa gabi. Hanggang sa naging 8 hours yung straight ng sleep hanggang sa 12, naging 12. And I think it took only like maybe 3 weeks kay Anastasia tsaka kay Grayson na 12 hours na straight yung tulog nila. Hindi na sila nagigising. And kailangan din, guys, na yung kwarto ng mga babies natin, we have to create a calm environment para talagang nasusut. And dapat yung room nila is naka-off yung light. Pwede naman kayong bumili yung maliit na light para pang-dim lang. And also, guys, importante din, para sa akin ha, personal, importante na maglagay tayo ng camera. Kasi nga, ang init. Kasi nga, lalo na pag first time mom tayo, talagang aligaga tayo, no? Lagi hindi tayo makakatulog. Lagi natin iniisip ng anak natin kung okay pa ba sila, humihinga pa ba. So, para sa amin, importante din yung camera, lalo na yung camera na may sound talaga. Kasi kahit tulog kami ni Jake, pag narinig namin na umiyak or gumalaw yung baby, we can check right away kung okay ba sila. Pero marami naman yatang mga camera na mura lang sa market. Kahit yung mga portable lang na camera. Try nyo, guys, maghanap. Meron na yan ngayon. Kasi high-tech na tayo, di ba? So, kung wala naman, check lang din every so often. Like, every 4 hours, 3 hours. Check lang natin hanggang sa we felt like comfortable na talaga, na okay na talaga si baby na iwan sa room niya. So, ayan, guys. I hope I did not miss anything. I hope nasabi ko yung mga pinaka-importante na mga signs and tips. And also, do your research, guys. And if you are really not comfortable, consult your doctor, of course. Me personally, gusto ko talaga na matutulog sila beside us. Kasi nga, di ba, minsan na silang baby. So sabi ko kay Jake, maybe pag hindi na makulit yung mga bata at marunong na makinig, like maybe 4 or 5, ibabalik na namin sila sa bed namin at matulog na beside us. Kasi gusto ko talaga yung nag-hug sila. Kasi iba pa rin talaga yung yakap ng parents. They feel safe pag ganun. And minsan lang sila bata talaga. And especially sa ating culture, yun talaga yung nakasanayan. And actually, for me, in my opinion, you become more closer to your parents pag ganun. So, Jake and I don't mind naman na they will sleep beside us. Kasi, you know, we love our kids. We like them beside us all the time. So, yeah. Do your research. Be consistent. Talk to your doctor. And
If there's other thing that you know that I did not able to say in this video, comment it, share your tips as well. So marami din tayong matutulungan and ma-inform ng mga nanay. Lalo na sa ating mga first-time moms, di ba? So, yeah. I hope this helps, guys. Tapusin ko lang tong curl ko. Sorry, guys, ha. Lagi kong ni-stop yung camera kasi nga makalimutan kong i-turn off. Finally, napagtagumpayan natin ang ating pagkukulot. Sige, babrush na natin. Uy! Sige lang. Brush lang natin siya para magmukha siyang natural. We'll see. Ito, medyo maganda. Sige, brush ko lang ito ha. Tapos, wow, that's a lot of volume. Tapos, sprayan ko siya nitong favorite ko na hairspray. Sebastian, na bili ko lang siya guys sa Ross kasi sale siya, $7.99 na lang. And ang gusto ko nito sa kanya, pag in-spray mo, di ba yung ibang mga hairspray malagkit at matitigas yung ano mo, yung hair. Ito siya guys, maganda siya kasi hindi siya mag-leave ng stickiness sa hair mo. Talagang nakukomb mo pa yung hair mo ganun. Pero, it works. Am I always saying goodbye to the vlog? Because you are leaving. It's always, okay guys, I'm going to get some pesos. Right? Right? So tomorrow will be your day off. Yes. And we can talk about who is Bryson in our lives. Oh yeah. Mm-hmm. A lot of people ask, who is Bryson? Yep, tomorrow. Who's Bryson Dow? Mm-hmm. And if he's our adopted child? Is it Jake's first child? Yep. Is it my son from a second family in the Bay Area? In the Bay Area? Okay, watch for our next vlog. Yeah, guys. See ya.